Nasa kote na ng mga otoridad ang pumaslang sa 24 na taong gulang na industrial engineer sa Bulacan. Ang suspect, ninakawan pa umano ang biktima matapos patayin. Ang sentro ng balita mula kay Joshua Garcia. Naaresto na ang sospek sa walang awang pagpatay sa 23 taong gulang na dalaga na unang napaulat na nawawala at natagpo ang patay sa masukal na lugar sa Malolos, Bulacan. Sa video na ito, makikita kung paano naaresto ang sospek na si Darwin De Jesus, na kilala din bilang Darwin Hernandez, 30 taong gulang na residente ng Barangay Tabang, Giginto, Bulacan. Nakatanggap umano ang Giginto Police ng impormasyon na nagtatago ang nasabing sospek sa bahay ng kanyang kaanak ayon kay Bulacan Police Chief Police Colonel Charlie Cabradilla. Kasalukuyang isinasailalim sa interogasyon ng sospek upang malaman ang motibo nito sa pagpatay. Sa isang press conference kagabi, sinabi ni Cabradilla ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at kung ito ba ay ginahasa o hindi. According to the medical legal officer, yan ang nakita niya, ang cause of death ay sinakal siya. Gamit ng strap ng bag na bag ng biktima. As to the investigation on the personal belongings of the victim, ang nawawala ay yung cellphone at saka wallet. Doon naman sa point kung pinakialaman, binahasa yung biktima, sabi ng ating medical legal officer ay hindi po. Posibleng maharap ang sospek sa kasong robbery resulting to homicide dahilan sa nawawala ang cellphone at pitaka ng biktima. Base sa ulat, noong Sabado pa huling nakitang buhay ang 24 anyos at industrial engineer na biktimang si Princess Diane Dayor, residente ng Barangay Tabang, Giginto, Bulacan, nang pumasok ito sa trabaho hanggang sa natagpuan ng bangkay dito noong Martes lamang, 5 ng Hulyo. Samantala, ayon din kay Cabradilla, ang ibang nakapost sa social media ng mga nawawalang kabataang babae ay natagpuan na nila at pawang mga naglayas lamang mula sa kanilang mga tahanan. Payo naman ni Cabradilla sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Iba yung pag-iing at ang siguro and observe yung kapaligiran sa kapaligiran lagi pag may dinadaanan. But hindi po natin sinasabi yan dahil sinasabi natin panamak na maraming kaliminal sa kaligid. But kung sabi iba na yung may pag-iingat at that is possible kung may kasama mas maganda. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang nagdadalamhating pamilya ni Princess na nauna nang nagsabi na gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang biktima. Joshua Garcia para sa Bayan.